Magandang hapon. Update na muna tayo sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Monday, May 20, 2024. Sa kasalukuyan ay easterlies na lamang yung nakakaapekto sa ating buong bansa. Kaya asahan nga natin sa may Metro Manila at sa ating buong kapuluan yung partly cloudy to cloudy skies with chances of localized thunderstorm. So kahit easterlies lang yung nakakaapekto sa atin, ingat pa nga rin tayo sa mga tsansa ng mga pagbaha at pagguho kapag nagiging katamtaman hanggang sa malalakas yung mga pag-ulan. Wala rin naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility, pero hindi naman natin tinatanggal yung possibility na may mabuong low pressure area sa mga susunod na araw. Para naman sa lagay ng panahon bukas sa may Luzon, for Metro Manila and the rest of Luzon, mga chance sa pangarin ng mga thunderstorms yung ating dapat pag-ingatan dahil partly cloudy to cloudy skies condition pa rin naman tayo. Agwat ang temperatura sa Metro Manila bukas ay 26 to 35 degrees Celsius, 17 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 23 to 32 degrees Celsius sa may Tagaytay, 25 to 33 degrees Celsius sa may Lawag, 28 to 33 degrees Celsius sa may Legazpi at 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Tugigaraw area. Agwat naman ang temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 27 to 34 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon, bukas, Visayas at Mindanao area. So patuloy pa nga rin yung fair weather conditions with chances of localized thunderstorms o yung mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Yung ating mga kasamahan sa may Regional Services Division ay maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Agwat ang temperatura for tomorrow, Tacloban at Davao ay 26 to 33 degrees Celsius. Sa may Iloilo ay 27 to 34 degrees Celsius at 28 to 32 degrees Celsius naman sa may Cebu. Agwat ang temperatura sa Zamboanga at Cagayan de Oro ay 25 to 33 degrees Celsius. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybayin ng ating bansa. Para naman sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad sa ating bansa, so makikita natin, Metro Manila and Baguio City, Wednesday to Friday, patuloy pa nga rin yung partly cloudy to cloudy skies conditions with chances of localized thunderstorms. Although makita natin Legazpi City, Wednesday and Thursday, magandang panahon, mga chance na mga pag-ulan, posible. Pero pagdating ng Friday, hindi lang dito sa may Legazpi City, posible rin sa may Bicol region na maging maulan dahil nga sa magiging epekto ng papalapit na low pressure area. Kung ito ay mabuo man. Agwat naman para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas area, Metro Cebu, Iloilo, fair weather conditions kung saan may mga chance nga lang na mga localized thunderstorms. Pero dito sa may Tacloban City, Wednesday, patuloy pa rin yung fair weather condition na may mga chance na localized thunderstorms. Pero pagdating ng Thursday and Friday, posible nga magpaulan yung magiging low pressure area man kung mabuo ito sa may Tacloban City o di kaya sa may silangang bahagi ng Visayas area. Sa Metro Cebu, ang maximum temperature posible umabot ng 32 degrees Celsius Wednesday to Friday. Sa may Iloilo City naman, posible umabot ng 34 degrees Celsius ang maximum temperature at sa may Tacloban, 33 degrees Celsius posible maabot na ating maximum temperature. Para naman sa lagay ng panahon, Metro Davao, Cagayan de Oro, Zamboanga City, patuloy pa rin partly cloudy to cloudy skies condition na may mga pulupulog pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Although, posible by Thursday, maging maulan sa may Caraga region. Sa Metro Davao, dito, posibleng umabot ng 34 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa may Cagayan de Oro City, posible umabot ng 33 degrees Celsius ang maximum temperature. At sa may Zamboanga City, posibleng umabot ng 34 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa susunod na tatlong araw, Wednesday to Friday. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 6:18 ng gabi at sisikat bukas ng 5:27 ng umaga. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like aming Facebook at Twitter account, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. At yan man po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres.